Gusto mo bang ma-monitor ang bahay mo kahit nasa malayo ka? Ito na ang solusyon sa problema mo. Sa murang halaga lang ay maaari mo nang ma-monitor ang bahay mo kahit nasa malayo ka. Kung gusto mo malaman kung paano, panoorin lang ang video. Kailangan mo lang ay Q6 Pro Security Camera na mabibili lamang sa Shopee sa murang halaga. Ito ang Q6 Pro Security Camera. Kakayahan itong monitorin ang bahay gamit ang Android phone mo. Bakit ko nasabi? Dahil ang device na ito ay may kakayahang paikutan ang ulo niya kung saan mo gusto. Gagamitin mo lang ang V380 Pro app para makontrol ito. Para ma-set up, kailangan mag-install ng V380 Pro app. Buksan ito at gumawa ng account. Tandaang mabuti ang password. Idagdag ang security camera by scanning the QR code. Pagkatapos nito, mag-generate din ng QR code ang Pro app na ito. Iharap sa lens ng security camera ang QR code. Hintayang ma-detect ng camera hanggang sa sasabihin ito na Wi-Fi connected. Para higit na maunawaan, tingnan lamang ang iba kong video kung paano mag-set up. Kaya din itong sundin at tingnan ang kumikilos na bagay sa paligid dahil mayroon itong motion detection sensor. Mayroon din itong built-in two-way speaker sa loob, kaya kahit nasa malayo ka ay makakausap mo pa rin ang pamilya mo sa bahay. Maaari mo kasi silang kausapin sa camera or makinig nito. Kung gabi naman ay kaya din itong makita ang mga bagay sa paligid dahil ito rin ay may night vision. Kung makakadetect ito ng tao sa paligid ay kaya din ito mag-alarm. Ang memory storage po nito ay pwedeng cloud storage, pero ito po ay optional. Maaari ka namang gumamit ng SD card. Maximum storage ng SD card ay 128GB. Lahat ng CCTV footages ay ma-stored sa SD card kung SD card ang gamit mo. Pero kung cloud storage naman ay sa cloud storage din mapupunta. Pero tandaan lang na kailangan nito ng data para gagana ang cloud storage. Hindi katulad ng SD card na kahit walang internet, basta't may power ang security camera, ma-stored pa rin ang video footages. Kaya walang problema kahit nasa malayo ka, kahit naka-off pa data mo, kahit wala ng wifi dahil nag-brown out, pero may backup power ka, continuous pa rin ang recording nito. Para makita ang mga videos nito, tingnan lang natin sa replay. Pipiliin lang ang oras na gusto mo. Kung puno na ang storage, madali lang din itong burahin gamit lang ang app sa Android phone, at hindi mo na kailangan pang tanggalin ang SD card ng security camera. Napakasimple lang po. Nagustuhan mo ba ang video? Mag-like ka naman at mag-comment sa comment section para malaman ko ang mga saloobin ninyo. Hanggang sa muli po, salamat sa panunood.